Willing po ba kayo, Mr. Buenaventura, na mag-waive ng bank secrecy para po ma-verify po natin yung laman po na inyong bank accounts? Your Honor, yung banko ko po, pampabilya lang yun. Pag may sahod ako, may mailagay ako. Walang ibang kwandon, walang ibang transaction. Walang ibang transaction, honestly. Para lang yun sa pamilya ko. Pero Mr. Buenaventura, kung wala po kayong tinatago, kung malinis po yung mga pasok at labas ng pera at yung mga transaksyon doon ay para lamang sa inyong pamilya, ulitin ko po ang inyong tanong, kung wala po kayong tinatago, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy para po sa inyong pamilya? Ko lang po yun, Your Honor, pampamilya. Mr. Buenaventura, hindi ako na ito po ay yes or no question. Sorry po. In that case, Mr. Chair, mapapaisip po ang ating komite, bakit po ayaw mag-waive ng bank secrecy si Mr. Buenaventura? Meron po ba siyang itinatagong yaman sa kanyang bank account? Marami po ba siyang nakuha mula sa sinasabing reward system? Meron po ba siyang mga nakuha na pera na labas sa kanyang sahod nung siya ay polis? Yan po yung mga tanong na paulit-ulit po naming tatanungin, Mr. Buenaventura, at ang tanging paraan po para mapabulaanan nyo yung aming iniisip dito sa komite na meron kayong tinatago ay sa pamamagitan ng pag-waive ng inyong bank secrecy. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. You have 10 minutes. After this, if the video of Senator De Lima is ready, we can show it after Congresswoman Mica Sonsing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, my questions are also directed to Mr. Sonny Buenaventura. Mr. Sonny, gusto ko lang pong susugan yung ilang mga binanggit niyo po kay Congresswoman Jinky. Yung una po ay kinumpirma niyo po na ang tawag po kay former President Duterte ay Superman. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na tawag po yun sa kanya bilang call sign. Pero yun din po ba ang tawag sa kanya ng mga kapulisan at yung iba niyo pong mga katrabaho? Hindi ba, Your Honor? Sa radio lang po namin, Your Honor. Call sign niya sa radio. Bakit po Superman yung tawag po kay Presidente Duterte? Kami lang nagkuha niya, Ronor. Parang... Sa inyo pong magkakasama, dahil napakatagal po, ilang dekada, mula po 1988 hanggang 1988. Opo, dalawang dekada po nakasama nyo si Presidente Duterte. Meron po kasing mga linggo. Kung alam niyo po yun, di ba sa mga kapulisan, meron kayong mga salita na nakakasanayan niyo na sinasabi sa isa't isa. Maaari niyo po bang kaming paliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng salitang labyog? Labyog? Tapon? Opo. Meron po ba mas labyog, itapon po saan? Ano po ang hindi ipatapon ko, at saan itatapon? Hindi ko masyadong kuha yung labyog bang parang... Gano. Opo, kasi po ayon po sa aming sources, ang labyog po ay to kill or dump a dead body ng isang biktima. Hindi ko po alam. Maaari niyo po bang sabihin sa amin yung ibig sabihin ng manho na? Manho? Manho. Manho? Mali po ba yung pronunciation ko? Manho na. Hindi ko alam yun, Your Honor. Opo, binanggit po ito kasi ni Mr. Lascania sa kanyang affidavit na ang manho na ay ibig sabihin napatay na o tapos na yung pag-dispatch siya sa isang katawan. Familiar po ba kayo dito sa salitang ito? Manho na at labyog? Hindi po, Your Honor. Okay po. Mr. Buenaventura, tinanong po ito ni Congresswoman Jinky kanina, kilala niyo po ba si SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Opo. Sige po. Dahil po kinumpirma niyo po iyon, babalik po ako dun sa inyong opening statement kanina kung saan sinasabi niyo po na pagkatapos po ng December 2008, kayo po ay nagretiro na. Tama po ba?
Nagretiro na po kayo sa kapulisan, yeah, December 2008. At uulitin ko lang po, kukumpirmahin ko lang po, ang sinabi niyo sa opening statement ninyo, na pagkatapos po ng taong 2008, ay tumigil na po kayo na maglingkod bilang driver bodyguard ni dating Pangulong Duterte. Tama po ba? Yan po totoo. Yan po ang totoo, Your Honor. Meron po ba kayong kahit anong koneksyon sa kanya pagkatapos ng taong 2008? Nang campaign period, wala po ako. Nung naging presidente siya, Your Honor, wala po ako. Hindi ako, once na ako nakapunta ng Malacanang, yung pasyal lang, nagpasyal with my family. Ganun lang po. So, ibig sabihin po, mula taong 2009 hanggang kasalukuyan ay hindi nyo na po siya nakakasama, hindi nyo na po siya nakikita. Hindi na po. Sige po. Under oath po kayo, yes, Your Honor. Mr. Buenaventura. Meron po kasi akong dalawang babanggitin na nabanggit po ni Mr. Lascania sa kanyang affidavit na dalawang pagkakataon na kayo po ay nadawit sa isang pangyayari na nangyari pagkatapos ng taong 2008. Uunahin ko po yung nabanggit sa paragraph 228 ng Lascania's affidavit. Tinatawag po ito na death of a hired woman allegedly due to a freak accident involving Mayor RRD. Ito po ay, ang timeline po nito ay pagkatapos ng taong 2008. Baka po hindi nyo nabasa, kaya ipapaliwanag ko po ang laman nito. Nakalagay po dito ayon kay Mr. Lascanias na noong taong 2009, noong nagsisimula po yung investigasyon nila Senator De Lima ng CHR patungkol po sa existence ng DDS, tumawag po kayo kay Mr. Lascanias at inuutusan po siya na imbis na kayo ay sunduin niya po ang dalawang kababaihan at dalhin mula po sa ET KTV Music Bar na pagmamay-ari ni Mr. Charlie Tan para dalhin po sa tinatawag na Superman's Obrero Safe House. Ito po ay naganap ng taong 2009. Kayo po ang tumawag kay Mr. Lascanias para po dalhin itong dalawang kababaihan na ito dito po sa Superman's Obrero Safe House. At sinabi niyo po na si Superman ay si dating Pangulong Duterte. So masasabi po ba natin na itong Superman's Obrero Safe House na ito ay safe house ni dating Pangulong Duterte? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi ko tinawagan si Lascanias para magkuha ng babae, dalawang babae. Ma'am, honest, hindi ko talaga tinawagan si Lascanias. Hindi lang po ito isang beses nangyari. No. Base po sa kanyang affidavit, ito pong lihim na pagdala ng mga babae sa Superman's Obrero Safe House ay ilang beses niyo pong inulit na inutos sa kanya at sa ibang pagkakataon pa po, kayo pa yung nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos niyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Hindi nyo lang kilala si Lascanias. Ito po ay yung unang pagkakataon na sinasabi ko, dalawa lamang po kayo. Sasabihin ko po, babanggitin ko yung dalawang pagkakataon na nasa subheader po sa affidavit na The Massacre of Subdivision Construction Workers. Ang timeline po ay taong 2010 hanggang 2013. Muli pagkatapos po ng December 2008. Dito po, sinasabi po ni Lascanias na kayo po ay tumawag sa kanya, inutusan po na pumunta kayo sa Laud Quarry para po kitain si Ben Laud at doon po ay naghihintay si Mr. Sammy Uy at si Madam X. Hindi totoo yan, ma'am, Your Honor. Hindi talaga totoo yan. May tanong ko lang, ma'am. Apidabit pa yan ni Lascanias? Opo. Marami kasi siya kapitabit, Your Honor. Mr. Chair, point of order, are we allowing the guest to ask the member a question? No, based on the rules, we are not allowing any guest to ask questions to the members of the committee. Please refrain from asking questions to the members Your Honor. Sorry, just answer the questions. Sorry, Your Honor. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Adyong. Ito po,
sasabihin ko po yung nilalaman nito kasi medyo mabigat po yung akusasyon sa inyo at yung level po ng inyong pagkakadawit. Inutusan niyo po siya na pumunta sa Laud Quarry para mag-coordinate kay Ben Laud para po sa isang importanteng operasyon. Nandun si Mr. Sunny Uy, Sammy Uy at si ang isang Madam X. At doon po ay natagpuan ni Las Cañas na meron pong 6 hanggang 7 na bangkay ng mga construction workers na ni-neutralize ng grupo ni Ben Laud. At pinagalitan niyo pa daw po, kayo pa mismo, nung rin-report sa inyo ni Las Cañas na na-neutralize na o patay na yung mga bangkay at nasaksihan ni Mr. Sammy Uy at ni Madam X ang pagkakapatay sa mga taong ito na nagalit pa daw po kayo kay Las Cañas na bakit hinayaan niya na makita ni Sammy Uy at ni Madam X yun. So kung wala po kayong involvement doon po sa grupo, at kung hindi po mataas yung inyong kinatatayuan doon po sa grupo at hindi po kayo involved dito sa grupo na ito, bakit po sa inyo magre-report si Las Cañas? Hindi siya nag-report sa akin, Your Honor. Hindi siya nag-report. Hindi kami nagkita sa Laud Quarry. Yung sinabi niyo, wala talaga yun, Your Honor. Yung 7 patay, sinabi niya na pumunta ako, wala yan, Your Honor. Wala talaga yan. Hindi totoo yan. Hindi, Your Honor. Mr. Chair, it's the word of Mr. Sonny Buenaventura against the affidavit of Mr. Las Cañas. Yes, but for the record, Mr. Chair, I am contending the statement of Mr. Las Cañas, Mr. Buenaventura, that he has had no affiliation with President Duterte after year 2000. Yes, Your Honor. Kasi po, sinasabi po dito na kayo pa dinala niyo po. Inutusan niyo po si Mr. Las Cañas na dalhin si Mr. Sammy Uy at si Madam X doon po sa isang restaurant kung saan naghihintay po ikaw at si dating Pangulong Duterte sa kanila pagkatapos po ng operasyon. Taong 2010 hanggang 2013 po ito naganap, Mr. Sonny Buenaventura. Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo yan. Mr. Chair, babalikan ko lang po yung sinabi ni Congresswoman Jinky na handa po si Mr. Sonny Buenaventura na tumindig para protektahan ni si dating Presidente Duterte. Pero for the record, Mr. Chair, I don't believe that Mr. Sonny Buenaventura is no longer affiliated or connected to a former President Duterte after December 2008. Mr. Chair, may I proceed to the next set of questions? Babalikan ko po, familiar po ba kayo doon sa quarry ni SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Property po ni Ben Laud yun. Opo. Alam niyo po ba kung gaano kalaki itong property na ito? At hindi saan po yung lokasyon nito? Hindi po, Your Honor. Sa Maa yun. Mahalaga po ito, Mr. Sonny Buenaventura. Nakapunta na po ba kayo sa Laud Quarry? Firing range po, Your Honor. Minsan mag-firing kami doon. So ito, may firing range po sa yes, Laud Quarry? Yes, Your Honor. Kasi po, ang pagkakalalawan po ng Laud Quarry ay ito po ay mass grave. So, meron pong firing range sa yes. gitna po ng mga batuhan at mga lupa? Yes, Your Honor. So, sinasabi niyo po na familiar kayo sa Laud Quarry? Dahil nakakapag-firing po kayo eh. Ibig sabihin sa na po, firing area, Your Honor, sa firing area. Bakit? Meron po bang ibang area ang Laud Quarry bukod sa firing area? Maliit ba na yung firing area, Your Honor? Yun doon, hindi ko na alam. Ano po yung nandoon? So malawak. Lupa. Kasi pag nag-firing hindi ko alam, ka, pero hindi mo makikita yung dulo eh. Hindi ko alam, Your Honor, kung gaano kalaki. Ano po yung taya nyo sa laki noong Laud Quarry base po sa nakikita nyo hindi pag kayo ang firing? Hindi ko alam, Your Honor. 2 hektarya po ba? Kasi kung less than 5 hectares yan, kapag tinignan mo yan mula saan kayo nagpa-firing, kita mo yung dulo niyan. Hindi so malaki po yun. Hindi ko pa alam, Your Honor. SPO4 Buenaventura, kayo po ay parte ng kapulisan. Marunong po kayo mag-estimate ng laki ng isang lugar. Ilan pong hektarya ang tinataya nyo na sukat ng Laud Quarry? Ilang hektarya po?
Hindi ko kasi pagdating lang po namin yun, Lord, doon lang kasi kami mag-stay sa Fiery Cranes. Hindi ko gitingnan yung anong lawak ng area. Basta pagdating namin doon, park firing. Yun lang po. Higit po sa 10 kasi hektarya. Parang kuwan kasi yun, Lord, parang hili ba? Hili, maraming yung mga tandim na kahoy, gano'n. So may mga parte po na mahirap makita sa... Maraming pwedeng pagtaguan, maraming pwedeng paghukayan. Ganun po ba ang inyong pagkakalarawan sa Laud Quarry? Hindi po. Sabi, kakasabi nyo lang po, maraming taguan, maraming hili siya. Hili lang po. Hindi ako nagsabi na taguan, Your Honor. Wala akong sinabing taguan. Ang sinasabi wala akong sinabing na may hukayan. Kakawayan? Kung kakawayan siya, di ba? Kahoy lang po, kahoy. O, kakawayan. Tama, tama ba Tagalog ko? Kakawayan ay... Kagubatan po, di ba? Oh, kakawayan siya. Kawayanan. Tapos hilly siya. So, ibig sabihin po, pwedeng bungkalin kasi marami pong hills at marami pong pwedeng taguan dahil maraming kawayan. Bungkalin niyo, Roro, dahil quarry po yun, Roro. Quarry, kinakuha yung lupa. So, masasabi niyo po ba na posible na totoo yung mga sinasabi na yun ay mass grave site dahil maraming pwedeng bungkalin, maraming pwedeng hukayin? No, hindi ko po alam yun yung site, anong site yun, or hindi ko po alam. Mr. Chair, for the record, Mr. Bonaventura has been to Laud Quarry, is familiar with the size and the landscape of Laud Quarry. Firing range, Your Honor, firing range. Pero sinabi niyo na po kanina na quarry siya, Your Honor. Yes, Your Honor. Kaya ang pinupunta namin doon, Your Honor, is the firing range. Opo, pero ang sinasabi ko, nakapunta na kayo sa Laud Quarry. Yes, Your Honor, sa firing range. Pero nakapunta pa rin kayo sa Laud Quarry dahil nasa Laud Quarry, yung firing range, nasa loob ng quarry yung firing range. Mr. Chair, ano po, medyo hindi na kailangan pagdebatihan tong punto na to. Pero ang mahalaga po, nakapunta na po sa Laud Quarry, yes, si Your Mr. Honor. Bonaventura. Firing range, Your Honor. Alam niya ang range. Itsura at laki ng Laud Quarry na may laman na firing range sa loob. Okay na po? Okay. Yes, Your Honor. Okay, sunod po, Mr. Chair, tatanungin ko lang po, kasi po sinabi po ni Colonel Garma na meron pong reward system. Meron pong reward system para po doon sa operation sa national na level. Alam niyo po yung testamento niya na yun, di ba? Testimonya niya. Sa affidavit niya po, Your Honor. Okay, familiar po. At sinabi din po ni Colonel Garma na galing po sa Davao template yung kanila pong in-implement sa national na level. Hindi ko po alam, Your Honor. National na yun, Your Honor. Pero yun po yung sinabi niya sa kanyang affidavit. At sinabi po niya na binase po nila ito sa Davao template kung saan may reward. Kaya po ito, tatanungin ko po sa inyo na sa inyo pong eksperyensya nung kayo po ay parte ng kapulisan sa Davao, kayo po, kinukumpirma niyo po ba na merong Davao template na meron pong reward system? Wala po yun. Para po sa mga kapulisan. Hindi ko po yun alam, Your Honor. Sinasabi po kasi na sa reward system na ito, noong alkalde si former President Digong, nakakatanggap po ng mga reward ang kapulisan sa bawat pagpatay. Alam niyo po ba itong, familiar po ba kayo dito? Hindi po, Your Honor. Mr. Bonaventura, may bangko po ba kayo noong kapanahunan na kayo po ay polis sa Davao? Sorry po? Meron po ba kayong bank account noong panahon po na kayo ay police at nung kayo po ay naging bodyguard ni former President Duterte? Yes, Your Honor. Willing po ba kayo, Mr. Bonaventura, na mag-waive ng bank secrecy para po ma-verify po natin yung laman po na inyong bank accounts? Your Honor, yung banko ko po, pampabilya lang yun. Pag may sahod ako, may mailagay ako. Walang ibang kwento, walang ibang transaction. Wala ibang transaction, honestly. Para lang yun sa pamilya ko. Pero Mr. Bonaventura, kung wala po kayong tinatago, kung malinis po yung mga pasok at labas ng pera at yung mga transaksyon doon ay para lamang sa inyong pamilya, ulitin ko po ang inyong tanong, kung wala po kayong tinatago, willing po ba kayo
na i-waive ang bank secrecy para po sa inyong pamilya ko lang po yun, Your Honor, pampamilya. Mr. Bonaventura, hindi ako na ito po ay yes or no question. Mr. Chairman, sorry po. O ba't nakangisi ka? Sana eh. Hindi, Your Honor. Hintay mo muna na recognize ka. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Sorry po, Your Honor. Please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Uulitin ko po, napakasimple po ng tanong ko, Mr. Buenaventura. Oo o hindi lang po ang sagot ninyo sa aking tanong. Kung wala po kayong tinatago sa inyong mga bank accounts, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy para sa inyong bank accounts? Sa sinasabi ko po, wala akong ibang transaksyon sa bangko ko. Pampamilya ko lang po yun, pampamilya. Mr. Buenaventura. Mr. Chairman, can I be recognized? Yes, with the indulgence of Congresswoman Sonsi. Yes, Mr. Chair. Congresswoman Paduano. Mr. Chairman, the resource person is not answering the question directly raised by the Honorable Swan Singh. Please answer directly the question. Yes, Your Honor. Yes or no lang naman yun eh. Are you willing to waive? No, Your Honor. Oh, yun. Okay. Thank Sorry, you, Congresswoman Paduano. Please proceed, Congresswoman, and please wrap up. Thank you very much, Mr. Chair. In that case, Mr. Chair, mapapaisip po ang ating komite, bakit po ayaw mag-waive ng bank secrecy si Mr. Buenaventura? Meron po ba siyang itinatagong yaman sa kanyang bank account? Marami po ba siyang nakuha mula sa sinasabing reward system? Meron po ba siyang mga nakuha na pera na labas sa kanyang sahod nung siya ay polis? Yan po yung mga tanong na paulit-ulit po naming tatanungin, Mr. Buenaventura, at ang tanging paraan po para mapabulaanan nyo yung aming iniisip dito sa komite na meron kayong tinatago ay sa pamamagitan ng pag-waive ng inyong bank secrecy. Ganito lang po, ganito po, Your Honor. Yung pera ko sa bangko ngayon, 4,000 plus, doon ko ginakuha yung parang sa gamot ko. Lagyan ko, kuha ako. Para 4,000 plus lang, Your Honor. Meron ako dyan sa Upsly, 200,000 sa Upsly. Yung sa bangko ko sa PNB, 4,000 plus lang, Your Honor. 4,000 plus. Yung pera ko talaga. Mr. Chair, kung ang total po ng pera ni Mr. Sonny Buenaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po, okay lang na i-waive nyo yung bank secrecy. Yun, nandiyan yung passbook ko. Pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Buenaventura? Nasa Davao po. Mr. Chair, for the record, Mr. Buenaventura has refused to waive his refused to waive the bank secrecy for this committee, Mr. Chair. Mr. Chair, three quick questions lang po before I end. Mr. Buenaventura, kilala niyo po ba si Mr. Michael Yang? May-ari po ng DCLA, Your Honor. Nakita niyo po ba kasi sa dalawang dekada po na kayo ay magkasama ni former President Duterte, nakita niyo po ba silang magkasama? Hindi lang, Your Honor. Hindi ako nakasama kahit sa Malacanang, sa Manila. Hindi na po ako nakasama, Your Honor. Base po mismo sa testamento ni Pangulong former President Duterte, mula pa po 1990s ay kaibigan niya na po si Mr. Michael Yang. At kayo po ay security, driver, bodyguard niya na mula po 1988 hanggang 2008. Kung napakalapit na kaibigan niya po si Mr. Michael Yang, siguro naman po kahit isang beses nakita niyo na po silang magkasama. Nung sa Davao po, yung nag-duty pa ako kay Mayor, then Mayor Duterte noon, hindi ko nakita, Your Honor, nagkasama sila. Sa loob po ng dalawang dekada, hindi niyo po nakitang kasama ni Pangulong Duterte yung isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan? Yes, Your Honor.
Mr. Chair, mas nakikita ko po na nagsisinungaling na si Mr. Sonny Bonaventura. Kahit yung napakasimpleng tanong na nakita niya ba na kasama ni Pangulong Duterte si Mr. Michael Yang. Sa dami ng pagkakataon na magkasama po kayo ng dalawang dekada, hindi niyo siya nakita. Mas iniisip ko po kayo ngayon na nagsisinungaling kayo. Pangalawang tanong po, kilala niyo po ba si Mr. Sammy Uy? Yes, Your Honor. Sa anong paraan po kayo magkakilala? Kaibigan siya masyado ni, batalik na kaibigan ni then Mayor Duterte. Kayo po, meron po ba kayong personal na relasyon ni Mr. Sonny Uy, Sammy Uy? Wala po, Your Honor. Wala pong pagkakataon na kayo po ay nagkausap, nagkasama ng kayo lamang? Wala, Your Honor. Minsan kung magpunta siya kay Mayor, magkausap lang kami, Your Honor. Pero yung magsama kami kahit sa wala, Your Honor. Kasi po, tulad po ng binasa ko kanina, yung isa po sa mga insidente that sinasabing massacre of the massacre of subdivision construction workers, ilang beses po sa affidavit ni Mr. Las Cañas na nagdikit po yung pangalan ninyo at ni Mr. Sammy Uy sa iba't ibang mga pagkakataon. Your Honor, sinabi ko, hindi talaga yung totoo na tinawagan ko siya para magpunta sa Laod Quarry. Hindi totoo yan, Your Honor. Hindi totoo. Okay. Isang tanong lang po. Sinasabi po kasi na si Sammy Uy ang dahilan kung bakit nagkakilala si Michael Yang at si dating Pangulong Duterte. Kinukumpirma niyo po ba yon base sa inyong kaalaman? Sa akin, Your Honor, up to 2008, hindi ko talaga, siguro after that year, Your Honor, siguro. Pero po, Mr. Bonaventura, 1990s pa po nagkakilala si Pangulong Duterte at si Mr. Michael Yang. Kaya kung nangyari po yung pagkakilala ngayon. 1990s, hindi wala pa yung honor, wala pa yung DCLA, 1990s. Pero mismo si Pangulong Duterte na po ang nagsabi na 1990s niya pa, malapit na kaibigan si Michael Yang. So sinasabi niyo po ba na nagsisinungaling si Pangulong sila, siguro, Duterte? Your Honor. Okay. Ito po siguro, panghuli na talaga, Mr. Chair. Kilala niyo rin po ba si Mr. Charlie Tan? Hindi, Your Honor. Hindi niyo po siya nakita kailanman nakasama po ni Pangulong, former President Duterte? Hindi po. At hindi niyo din po siya kailanman nakita na kasama ni Congressman Pulong Duterte? Hindi po. Sige po. Yun lang po, Mr. Chair. Yun po yung aking mga katanungan para po kay Mr. Sonny Bonaventura. Maraming salamat po, Mr. Bonaventura. Thank you. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw, bunyog.